Ayun na nga, ano, so today ang official first day ng offer period ng DDMPR. And it will last until March 16, if I'm not mistaken. So I have prepared some of the most common FAQ na nakikita ko sa social media. So kinumpal ko na siya para at least may idea, makapagbigay na rin tayo ng idea about doon. Mas mapadali yung buhay natin. So ayan, quick intro lang muna tayo and then we will start. Hello everyone and good morning. So ito na nga, no? Finally, today is the first day ng ating offer period for DDMPR IPO. And as we can see here, finally lumabas na doon sa active event ang DDMPR. So just the usual, if gusto ninyong mag-subscribe, simply go to the action at the far right hand side of the screen. And then ito, ipapakita na sa inyo yung full summary nung IPO event. Yan, so scroll down lang below and then makikita ninyo itong application to purchase. So from here, type nyo lang yung amount ng bibilhin ninyo or yung number of shares na bibilhin and then the trading participant. So automatically magka-calculate na yung total amount. Okay? Now, before you send, kita nyo natin dito, di ba? Naka-disable siya. So we have to click here, scroll, and then check the box and then activate it yung send button. Okay, so simply hit on that send button and then makikita natin dito that there's a confirmation already. Okay, so at the same time may marireceive din kayo ng email coming from mypse.com.ph which confirms yung request ninyo to avail the IPO subscription. So ganito yung itsura niya. Nakalagay na rin dito lahat ng information na kailangan, lalong-lalo na yung reference number na gagamitin natin to pay sa PNB. Okay, so the rest, basahin nyo na lang on this part here. Tapos, eventually, kapag ready na kayo to pay and nabayaran na ninyo ito, get that deposit slip and then send it to the receiving agent. Ito ang kanilang email address. Pati na ang specific instruction kung paano i-formulate yung email. After I fund yung request, kanino ko isi-send yung deposit slip? So, essentially, ito yung email address ng DDMP. Okay? Merong lumabas dun sa email kagabi na isa pang email address. And I tried to clarify that with the DDMP. And ito yung binigay nilang updated and correct email address. Okay, so please take note of that. Paano if hindi PNB yung bank ko? Pwede ba ang bank transfer? Based sa document nila, pwede naman. So for interbank transfer, ito yung details. Okay, just take note that the last day of interbank transfer payment is available hanggang March 12 lang. Kailan ang deadline ng funding? So the default deadline natin is on March 16 at 12 PM. Okay? So it must be settled on or before that date. So kung halimbawa ang cheque ang gamit ninyo, please take consideration doon sa settlement date. Bakit wala ang broker ko sa dropdown? Okay. So there could be a number of reasons doon, no? Pero sa napansin ko, ang kalimitan is that wala pang no CD account. Okay, so kung wala pa kayo noon, please contact your broker para magawan kayo ng no CD account. And then check nyo na rin sa kanila kasi from what I know, ang pag-create ng no CD account is 3 to 5 business days. So baka hindi kayo abutin kung susundin yon. That's why I highly suggest to contact your broker para ma-clarify and ma-flag na sa kanila as early as now. Kailan pwedeng bumili? Kung sa broker ka titingin, you have to check yung announcement na binibigyan mga brokers ninyo either nasa Facebook group nila or sa social media or even doon sa mismong dashboard pagpasok ninyo or pag-login ninyo sa website. Sa PSE Easy naman, it follows yung offer date, no? So that will be March 10 hanggang March 16, 2021. Magkano ang minimum?
parehas lang sila, no? Regardless kung sa broker or sa PSC Easy ka bibili. So that will be, the minimum is 1,000 shares or around 2,250 pesos. Saan pwedeng bumili? Well, obviously, sa broker mo or sa PSC Easy. Paano bumili ng IPO shares? Well, I have already created a video for that. So, check nyo na lang yung mag-a-appear na card sa taas ng video na to, or pwede nyo ring silipin doon sa description box kasi ipopost ko din yung link kung saan ninyo ma-access itong video na ito. Pwede bang i-deduct sa broker ang allocation from PSC Easy? Dito medyo tricky, no, kasi depende talaga siya sa broker mo. Nung last week, I tried to contact several brokers to check kung pwede ang allocation. May iba sa kanila na pwede, may iba naman na hindi. Okay? So, just to be sure, I would highly suggest you contact your broker and check ninyo sa kanila if pwede bang i-deduct yung allocation na ma-approve sa inyo from PSE Easy. Pwede bang bumili sa broker at PSE Easy ng sabay? Oo naman. I have tried that before. Parehas naman siyang na-receive. And unfortunately, hindi ako nabigyan doon sa broker. Which is very common naman, especially kapag medyo hot yung IPO, no? But on PSE Easy, yeah, pwede. Magkano ang maximum na pwedeng bilhin? Okay, so for the broker, usually walang limit ito. Pero don't get me wrong, ha, kasi most likely hindi ka rin mabibigyan ng malaking allocation dahil kapag ka oversubscribe ang isang IPO, eh baka hindi ka din talaga totally mabigyan. Or kung meron man, baka board lot lang. Okay? Now, sa PSE Easy naman, that is based doon sa IRR ng LSI, it is a maximum of 100,000 pesos. Okay, now in terms of shares, okay, DDMPR, that will be 44,000 shares. Or in terms of peso naman, that will be around 99,000 pesos. Sure bang mabibigyan ako ng allocation? Well, on both broker and PSC Easy, hindi siya guaranteed. Okay, kasi nga sabi ko kanina, di ba? If oversubscribe siya sa broker, then malamang iraraffle off ito. Sa PSE Easy naman, same thing, no, hindi ito guaranteed, ha. Pero so far better odds naman compared sa mga brokers. If I can share yung MM before, it was oversubscribed na sa lahat ng brokers. But despite that, I was still given the full subscription na inavail ko sa PSE Easy. Eligible ba ang broker ko? Naglabas na ang PSE ng memo, no, kung sino ang magiging eligible para dito sa REIT. Okay, kasi 'di ba before nagkaroon tayo ng issue noong first time na mag IPO ang REIT last year, no. So this time around, PSE already posted yung mga available brokers or mga eligible brokers. So check niyo na lang itong website na to para ma-verify niyo. Okay, now, I just wanted to highlight, ano, kasi dito sa website na to, the last time I checked, BDO Securities is part of the list. So, nasa listahan siya noon. Okay, I'm not sure if nandito pa siya ngayon, pero nagkaroon ng issue na I tried to check that with PSE and they said naman na, yes, BDO Sec is eligible. However, when I look doon naman sa website mismo ng BDO Sec, sinasabi nila is hindi naman daw. So medyo naguguluhan pa rin ako hanggang ngayon kung pwede or hindi, no? So much better check with your broker. Possible ba na magsiling play ito tulad ni MM at DD? Well, to be honest, no one really knows kasi wala namang may hawak ng bolang kristal to see kung ano ang magiging kalakaran nito on the listing date. So it's up to you kung ano ang play mo. Paano if di ako ma-approve for allocation? Mababalik ba sa akin yung funding na nilagay ko doon sa pag-subscribe?
Kung sa broker ka, yes, it will go back as a buying power. So, since kinuha siya as buying power from your account, then babalik din siya as buying power. Now, sa PSEEC, babalik din naman siya. No? It will be returned by the receiving agent kung saan ninyo ilalodge or ibabato yung deposit slip. No? So, sila din mismo yung kukontakt sa inyo, letting you know na unfortunately, hindi ka nabigyan ng allocation, so give me your email address or your bank account number and then we will return it. Paano ko malalaman if nabigyan ako ng allocation? Sa broker, you will be informed by the broker itself, pwedeng via email or dun mismo lalabas sa dashboard kung saan kayo nag-avail nun. Sa PSEEC naman, same thing. The receiving agent will inform you via email. Pero ito lang just to set expectation kasi ako sa Merrymart before, hindi ako nabigyan ng email na may allocation ako after kong mag-fund. Pero on the listing date, dumating naman sa akin. Kailan mag-appear sa broker kong allocated shares? Sabay-sabay ito on the listing date, which is March 23, 2021. If I have more questions, sino pwede makontakt? Eto, if your question is related doon sa mismong platform ng PSEEZ, it should be investing@pse.com.ph. Okay? Pero kapag ka ang question ninyo is related sa specifically kay DDMPR IPO via PSEEZ, then eto yung mga contact details nila. Okay? Now, if your question naman ninyo is related sa broker, then syempre sa broker. And that is it guys. So I hope kahit papaano yung mga question ninyo nasagot ko naman ano. Pero kung meron pa kayong mga additional questions, post nyo lang sa comment section below and susubukan kong sagutin ito. So once again, if you find this type of video helpful, please do hit on that subscribe button pati na rin yung notification bell para ma-notify kayo kapag nag-upload na ako ng mga new videos. Okay, so that's it everyone. Thank you for watching. See you on the next video.